Hi guys! Good day and welcome back to our YouTube channel. So, kahapon, nag-repot pala ako guys at pinagsama-sama ko yung mga ganito sa, ano, sa iisang pot. Yan, sa malaking pot na to. So, itong pot na to guys ay yung pot to ng New Heights. Yan. So, naisipan ko na pagsama-samahin yung aking mga Baron Bold kasi nagkalat-kalat yung Baron Bold. So, gusto ko sama-sama na sila sa isang pot. Ayan guys, so, yan, yung ano yan, no? Yung na-stem rot yung mother plant niyan, si Lila Sina Monstrous. Tapos, ito naman, yan, baby lang yan before, ngayon lumaki na. Ito, yung Hearty Light. Yan, so, tinabi ko na lang yan dyan, guys. Yan yung ating Baron Bold na pumangit na. Ayan, so, hindi lahat, guys, ng halaman ko ay maganda. So, meron ding pangit. Ayan, no? Pinagsama-sama ko sila dyan sa isang pot. So, hoping na maka, ano sila, maka-recover sila. So, ano kasi guys, masyado nang matangkad itong, ano na to, oh. Kasi ito yung mga inuod, kaya pumangit sila. So, nagkaroon lang siya ng babies. Kaya, ganyan na. So, ayokong i-cut muna kasi maliliit pa. Ayan, maliliit pa sila. So, ito, okay naman to. Kaso, natanggal yung mga ibang leaves niya kahapon habang nilirepot ko. And, naglagay lang ako ng mga bato sa kanila. Ayan, ito, yung dati ko pa to, guys. Inayos ko lang siya kahapon. Kasi ito, yung nasa isang pot ko to. Ayan, tinabi ko na dyan. Tapos, itong pulbunyan ko. Ayan siya. Ayan, so, yan yung ating mga naripot kahapon. Tapos, gusto ko lang ipakita ulit sa inyo guys itong ating purple delight. Oh. Napakaganda ng kulay niya. Oh. Ayan o. Oh. Ganda ng kulay niya ngayon. Ayan yung mga rosette niya. Ayan. Tumangkad na talaga sila guys. Kitang kita niyo yung stem nila ngayon kasi kumuha ako dyan ng mga leaves na pinopropa ko. Yan. Marami akong nakuha na leaves. Pinopropa ko siya. Kasi gustong-gusto ko talaga to guys si ano, Purple Delight. Ayan yung mga kinuhanan ko ng cuttings na pinropa ko from cuttings. Ayan yung mga pinutulan ko guys. Ayan o. Kita na yung mga babies niya lumalabas na. Ganda. Marami guys, ang ganda. So, mayroon pa niyan isa. Guys, yung ano, ito yung galing sa mga kinat ko dun guys. Yan. Yung pinakita ko sa inyo na unang Purple Delight na malaki. Ayan. Ito yung kinuha ko na cutting sa kanya. So, punong-puno yan ng leaves. Tapos, kinuha ko rin yung mga sa ilalim niya. Kaya, tumangkad siya tingnan. Tapos, medyo kumunti yung leaves niya. Ayan. Ayan. Kasi, kinuha ko din yung mga leaves niya at pinropa ko. So, meron pa tayong isa niyan. Ayan. Lahat ng Purple Delight ko dito guys ay nagbabago na yung kulay niya. Napakaganda ng kulay guys. Pink na pink. Naman guys, itong isang pot na to, yan, ito din yung kasama nung kinuhanan ko ng cutting sa yan, no? Yan, hindi pa masyadong, ano, lumalaki yung baby niya, ayan, no? Ayan, meron tayong isa dyan, yun, tapos ito, yan, kunti lang yung binigay niyang baby, guys, yan, ito parang dalawa lang yung nakikita ko dito, ito, maliit pa, tapos yan, tapos dito naman, meron na din dito, guys, oh. Pero, ayan guys, so tingnan nyo, oh. Oh, ayan yung kulay nito dito, guys. Kinuhanan ko nito, guys, ng leaves. Pinopropa ko, ayan. Ayan, napakaganda ng ating Purple Delight, guys, ngayon. So, buwan siguro nila ngayon, guys. Kaya ganyan, oh. Napakaganda ng kulay. Ayan. Tapos, ito pa. Oh, tapos, ito. Oh. O diba guys, lumiit lang yung rosette niya. Pero, ito talaga guys, na-amaze ako sa kulay niya. So, ito naman na pot na to guys. Ayan siya. Ayan yung pagka-purple niya. Hindi gaano. Compare dun sa isa na nandun banda sa gilid. Yan, yung dating pwesto niya talaga yun. So, ito. Hindi gaano guys. Pero, ayan o, pink-pink pa rin yung mga rosette niya. So, ayan, lumalaki na din yung mga kinuhanan ko dyan ng cuttings before. So, medyo matagal to guys sa akin nagkaroon ng baby. Tapos, nasira pa nung ulan. Kaya, yung baby niya, nabawasan pa ng mga leaves. Ayan, no, nabawasan pa yan ng mga leaves nung kakaulan. So, ayan yung pot na to guys. So,
Yan, malaking pot yan. Ayan. Dito naman pala guys, sa part na to ay dito banda yung mga pinropa ko na ito, ayan, yan yung mga pinropa ko. May ugat na to guys. Ilang days lang nagkaroon na sila ng ugat. Tapos yan yung ating string of hearts na non-variegated na propagation ko guys. Eh dito, niripat ko yung iba kong mga ganito. O yan, freebie ko lang yan nakuha guys. Binigay lang to sa akin free ni Ma'am Jessa May. And this one si Ma'am Mercy Ating, yan. Tapos ito yung ganito ko guys. Yung gusto kong ilagay sa single pot at ayan o. Yan, inayusan ko sila. So, itong baby na to guys, galing to dito dati. Pinropa ko. So, nagkaroon to ng baby isa. And ito yon, yan yung pinakauna niyang baby. Tapos, nagkaroon siya ulit ng baby nung tinanggal ko yun, no. Ayan, dalawa na naman sila. Yan, tapos ito. Propagation ko ng... Ano ba to? Nakalimutan ko. Kung ano yung ano dyan. Ito, pinropa ko ulit yung... Anakom si Rose ko guys, yan kinuhanan ko ulit ng ano, ng cuttings. Tapos eto, yan, meron na naman silang bubulaklakan. Ito yung stinky ko guys na nag-bloom before. Yan, malaki yung bloom niya and hindi rin kaaya-aya yung amoy. So ayan yung look nila dito guys. Yan. So ayan sila dito. Ito yung mga pots na pinaghanay-hanay ko na dyan guys. Ito na yung ating firestorm. Ayan. Yung mga kinuhanan ko ng cuttings, ayan na siya. Lumago na siya ulit. And hindi siya masyadong stress guys kasi dito banda ay na sisinagan sila ng morning sun. And afternoon wala na kasi meron sa kanilang nakaharang na ayan, mga dahon ng sitaw. Ayan, meron tayong mga hanging. Yan. Tapos dito banda, dito ko nilagay yung aking mga burrito. Yan. Nakaka-recover na yung mga burrito ko kasi dito guys, nagustuhan nila dito kasi may morning sun silang natatanggap pero hindi sila masyadong nakaka-receive ng super ano talaga, super lakas na sunlight. Yan. So ito, dati to guys na nasa sobrang init and naisipan kong ilagay na din dito. Yan, sinabit ko dito sa bakod namin na, ayan o, oh, ayan, naka-ano na to guys kasi ginawa ko ng sabitan. So, ayan, dito ko muna sila nilagay para gumanda sila ulit. Kasi, pumangit talaga sila guys nung nilagay ko sila sa full sun at yung ano talaga, direct sunlight talaga na simula umaga hanggang hapon ay naiinitan talaga sila. Pangit guys kasi gumaganyan yung dahon nila o. Oh. Ayan. Nagsisituyuan, ayaw nila ng ganun. Ayaw nila ng sobrang araw. Ito guys, nung nilagay ko to dito, super kulubot ng dahon nito, as in kulubot na kulubot. Tapos nung pakalagay ko yan dyan, may konting roots na siya. After ilang days, diniligan ko na siya. Yun, lagi ko siya dinidiligan guys, araw-araw. Everyday ko siya guys dinidiligan kasi mahangin dito tsaka mainit. So kahit na nilagay ko na siya dito sa parte na to. Yan, dito sa parte na to. Ano, mabilis pa rin siya matuyuan kasi rice hull yung soil mix natin and then mahangin talaga. Kaya ganun, mabilis silang matuyuan. So ngayon, hindi na siya basa. O, ayan o. Yan, kasi pag binuhusan naman natin yung isang buhos lang, diretso lang yan guys, sa ibaba. Yan, diretso lang yan sila magdidrink pababa. Hindi naman yan sila masyadong masusok sa water. So, ganun lang guys yung ginagawa ko. Kaya, everyday ko silang binubuhus-buhusan. Yan. Ayan din yung ating donkey's tail. Ayan o. Yan yung propagation ko. Nagiging okay na rin siya nung nilagay ko dito guys sa gilid na to. Ayan, nagiging okay na siya. Tapos, ito ginawa ko. Nilagay ko na rin dito. Ayan, ito. Hindi ko na matanggal. Kasi naikutan na ng ano, ng sitaw. Ayan o, may sitaw pa dyan. Tapos dito, ayan, nilagay ko to dito guys. So, tapos ito guys, so, ayan, nilagay ko din dito. Baka magustuhan niya rin kasi nasira na to guys ng sobrang init. Tapos ulan. So ngayon, dahil wala nang ulan ngayon, dito ko na sila nilagay. Yun, hangin na naman o. Napaka-presko ng hangin dito banda. So ito naman guys, ay niripat ko na. Ayan, inayos ko na talaga siya. Tinanggal ko na yung cactus dyan sa gitna. Tapos yung ating zebra dyan sa gitna, tinanggal ko na. Ayan na siya. And na-stress to guys, so.
Kulubot. Ayan. Ayan, pinagsama ko na sa isang pot. Tapos dito, ayan, kumakapal na talaga guys itong ating mga propa dito na, ayan o, mga dumi. Daming tao ng sitaw. Ayan o, ang kapal niya na guys. So, ginawa ko, tinrim-trim ko na naman siya guys. So, ayan o, may mga trim-trim lang yan o. Tapos dyan lang, hinahayaan ko, hindi ko na yan ginagalaw. After kong itrim, ayan, ang dami niya o. After ko siyang itrim, pinahayaan ko na siya. Ayan, kumakapal siya, diba guys? Yan o, hindi maarte si Turtle Vine. At, excited ako na kapag kumapal to ng sobra guys, tapos ganyan o, variegated siya. Ang ganda niya. Tapos, eto, ayusin ko to dito. Tatanggalin ko to dito. Yan. Ililipat ko to ng area kapag naayos na tong ating greenhouse. So, ayun, meron tayo dong propagation ulit ng Purple Delight. Ayan guys, o, dipropa. Yan. Yan guys, ang ating propagation ng Purple Delight. Yan, dipropa. And ito din. Yan, ito. Pinuno ko talaga siya ng dahon ng ano, Purple Delight. Yan, gusto ko maparami yung ating Purple Delight. And look at this one guys. Oh, yan yung ating variegated Blood Moon. Yan, ang tagal niya lumaki. Grabe, ayan o. Yan, may Purple Delight din isa na ligaw. Yan, ito yung non-variegated Blood Moon. Yan o, yung maliliit-liit pa ito. Yan, pinakauna kong na-propa yung variegated kasi yung mother plant yan ay nag, ano, na-rot. So, kaya pinropa ko yung leaves niya. Buti na lang guys, ay nabuhay. Ayan, dito naman, banda yung mga niripat ko. Yan. And dito naman guys, yung mga Purple Delight ko na iba. Ayan o. Ayan, parang cuttings. Tapos ito, lipropa yan guys. So, yung mga nauna kong pinropa na Purple Delight sa leaves. Ayan na siya guys. Yung iba na sunburn. Ayan, dalawang pot yung na sunburn ko guys. Napakarami din nun at malalaki na din sana. Kaso lang na sunburn. Yung mga nilagay ko din dito before yan. Kung, ano yan guys, punong-puno yan before. Na sunburn din yung iba. Kasi nilagay ko siya dito sa labas. So ngayon, okay naman na sila dyan. Ayan o, ayan yung ating Echeveria prills. Ayan o, lumaki na din siya. Tapos, ayan, may mga kulubot siya. Dito naman guys, ayan yung look. Ayan, yung mga nasa white pot natin na small. Ayan, dyan ko muna nilagay sa tray na yan. Ayan, kinuha ko na yung soil mix dyan guys. Sa tray na yan o. Ayan, tinaniman ko yan before. So, yung mga nandyan ay niripat ko na. Nilipat ko na sa ibang pot. Para ilagay yung mga maliliit na pots na yan. Kasi magulo. Yan o. Para isang bit-bitan lang. Tapos, ito yung look nila dito guys. So, inayos ko na sila kahapon. Ang ginawa ko ay nilagay ko na dito yung ating variegated Super Balm, variegated Purple Delight, and yan yung Super Balm natin na isa. Tapos, ito yung carunculated natin na Madiba. Yan, tatlo sila dito. Ayan, para dito guys. Yan, pinagsama-sama ko talaga dito sa part na to yung mga may kulubot yan. So, yung mga carunculated natin dito sa area na to. Sama-sama. And ito, hindi lang ito. Wala tong ano guys. Pero, nilagay ko sila dito para makareceive sila ng strong sunlight. Nakakareceive sila dito ng morning sun, afternoon. Yan. Maghapon na yan guys. Morning to afternoon nakaka-receive sila ng sunlight dito. Kasi inaano ko, gusto kong ma-maintain yung kanilang ano, yung kanilang variegation. Kasi ito guys, so, nung nilagay ko to dito, saan ko ba yun nilagay? Parang dito banda yun. Yan, tingnan nyo guys. So, lumalabas na yung pagka-variegation ni ano, lumalabas na yung variegation ni Purple Delight. Ayan. Yung, yan yung na baby na nabuhay sa leaves niya. Isa lang guys oh. Dami niyan. Isa lang. Yung isa doon hindi nagtuloy. Kasi na ano. Ayan. Yan oh. Wala na. Tapos meron pang isa. Tapos nagda-dry na siya. So tuyo na naman siguro yung ano niyan. So ito guys tingnan nyo. Ayan. Big, big, big. Yan. Favorite ko yan. Tapos, ayan. Yan, inayos ko sila dyan, guys. So, kahapon, nag-ayos na naman ako dito. At ito yung
ano natin, final look. Yan, may final look na tayo sa ating garden. Ayan guys, so pinagsama-sama ko na talaga sila, yung maayos na sila dyan. So bubong, yung bubong na lang yung aayusin. Yan, tapos yung dito banda, yun na lang yung aayusin guys. Yan, yung mga succulents natin dyan. Yung iba doon ko na muna nilagay sa ilalim mo. Kasi baka ma-sunburn kapag dito sa, ano, sa naiinitan masyado. So dyan nakaka-receive naman sila ng sunlight pero nasi-shade sila ng, ano, ng pot sa taas. Kaya hindi sila masa-sunburn dyan. So yan guys, yung ating ano, final look ng ating arrangement dito sa greenhouse. Yan, yun yung look sa labas guys. So punong-puno, di ba? Yan o, di ba? Ang dami natin, kaya problemado ko kapag umuulan. Yan. Yes, ito guys, o tingnan niyo naman yung ganda nung ano niya o, pagka-variegation niya, napakaganda. Ayan yung ating variegated apricot or variegated tito buns. Ayan. So yung iba na deads. Yung iba naman buhay. Ayan. Mahirap maarte din to si ano. Medyo maarte to si tito buns. Pero so far guys, okay naman yung iba. Ayan. Gumanda nga sila nung naulanan sila. At saka, ang ganda ng kulay nila ngayon. Ito si variegated supreme. Ayan. Napakadikit talaga ng ano na to. Ayan sila. Ito guys, nilipat ko kahapon. Ayan, so nakita ko kasi meron siyang mga ano-ano dyan, no? Kinain yung rosette niya ng uod. Ayan, pero ang ganda niya guys. So ang dami niyang baby. Tapos, hindi ko tinanggal yung flower stalk niya. Ayan, no? Kasi nakukita na ako sa kanya guys. Tingnan niyo, oh. Ayan, tapos ito yung isa. Yung isa nakalbo dito banda kasi natanggal ko yung mga leaves. Ayan, pero okay lang yan. May ano pa, sira yung dahon. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching. And kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe. Mergen's Garden, like and share. Also, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. Yan, napakalaki na nito talaga guys. Ito yung ating green smile. Yan. Napakaganda. And yung ating cat's claw. Bye bye guys!